Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. 8 taong gulang ako nung lumipat kami ng aking ina sa bahay ng kanyang among pinagsisilbihan. Natanggap siya bilang kasambahay doon at pinayagan na manirahan kasama ako sa tahanang iyon. Bukod dito, sa libreng matutuluyan, ang mag-asawang amo ng aking ina ay nagdesisyon ding pag-aralin ako. Hindi lamang sa isang pampublikong paaralan, bagkos sa parehong paaralan ng kanilang unika-iha na si Naomi. Silang buong pamilya, kahit nasagana, marangya, kahit minsan, hindi kami nakaramdam ng pagmamata, pangaapi, bagkos nag-uumapaw ng kagandahang loob at maayos na trato sa amin at sa kanilang mga iba pang empleyado. Anak, ipakita natin sa kanila na marunong tayong magpahalaga at huwag na huwag mong kalimutan na magpasalamat ha. Wika ng aking ina sa akin habang sinusuklay niya ang aking buhok bago kami matulog. Opo, Nay, sagot ko ng nakangiti. Kaya naman bilang sukli sa kanilang kabutihan, maging ako, kahit maliit na gawain, ako ay tumutulong sa mga gawain ni Nanay at palaging nagpapasalamat. Mula pa lang sa pagpapatira sa amin at pagbigay daan para sa aking edukasyon, na sa katunayan, hindi ko alam kung paano namin ito masusuklian. Kasabayan nito, sa pagtira naming iyon, ang lungkot at pangungulila magmula nang lumisan ang aking ama sa mundong ito ay naibsan, lalo na naging malapit din kaming magkaibigan ni Naomi. Bakasyon noon sa eskwela nung lumipat kami sa kanila, ang mga araw at linggong lumipas ang nagbigay daan sa pagsisimula ng aming pagkakaibigan hanggang sa kami ay naging matalik na kaibigan. Nagsimula ito nung isang beses habang ako ay nagpupunas ng mesa sa kanilang sala. Nakita ko siyang umupo sa sofa na may bit-bit na libro. Dahil sa aking kamusmusan at isang bata, hindi ko napigilan ang aking sarili na basahin ang pamagat na kanyang binabasa, lalo na nasaksihan ko din ang kanyang pagngiti. Naisip ko, ano kaya ang nakakatawa sa binabasa niya? Sabay sumulyap ako at tingnan ang harapan ng kanyang libro. Napansin niya ito at nagsalita na ang librong iyon ay tungkol sa isang bidang batang babae na nagngangalang Matilda. Nabanggit niya iyon marahil nababasa niya sa aking mga mata ang pagka-curious ko dito. Gusto mo din bang basahin? Tanong niya habang nakangiti ng bahagya. Hindi, tiningnan ko lang. Pasensya sa istorbo. Nahihiya akong sagot at papaalis na sana ako ng sala. Ngunit nagsalita siyang muli. Hindi mo naman ako naistorbo, pero kung magbago ang isip mo next time, pwede kitang pahiramin ng nobelang ito, sambit niya. Tumango lamang ako at saka umalis. Bago maghapunan ng araw na ding iyon, ipinatawag ako ni Naomi at magtungo daw ako sa kanyang silid. Akala ko may ginawa akong mali dahil hindi ko mapigilan na kabahan sapagkat hindi ko maisip o mawari kung anong nagawa kong mali upang ipatawag niya ako. Hanggang sa nagkaroon ako ng ideya na maaring nainis siya sa akin dahil tinitingnan ko ang kanyang libro. Nung nakarating ako sa kanyang kwarto, nagsalita siya ng, "Ito nga pala yung librong binabasa ko kanina. Ito oh, pwede mong basahin." "Naku ma'am, huwag na po, nakakahiya po." Sambit ko ng nahiya. "Ano ka ba? Okay lang ito, basahin mo." Sagot niya. "Huwag na po ma'am." Sagot kong muli. Ganito na lang. "Gusto mo bang sabay natin basahin?" Gusto ko siyang tanggihan, ngunit ayaw ko naman siyang mapahiya at mas lalong nakakahiya iyon. Lalo na siya ay nagpupumilit. Si isip-isip ko, kaya naman sumagot na lang ako ng, "Sige po ma'am, kayo po ang bahala." "Siya nga pala, Naomi na lang ang itawag mo sa akin. Pareho naman tayong bata eh," dagdag niya. Gaya ng kanyang mamagulang, mabait, may busilak na puso at pantay din ang tingin sa akin ni Naomi.
Sa katunayan, madalas siyang magbahagi ng kung anong meron siya. Isa sa mga halimbawa dito ay ang pagbahagi niya sa akin ng kanyang pagkain, mapamerienda, sitsirya, prutas at iba pa. Madalas niya akong tawagin at sabay kaming kakain ito. Maliban sa kanyang hilig sa pagbabasa, mahusay din siya sa asignaturang sipnayan, kaya naman tinuruan din niya ako. At nung nagsimula ako sa ikalawang baitang nung pasukang iyon, meron na akong kaalaman sa paksa hingil sa nasabing asignatura na nakatulong upang makakuha ako ng magandang grado. Sa hilig ni Naomi na magbasa ng librong nobela na hango sa mga piksyonal, maging ako ay naimpluwensyahan na din ako sa hilig niyang ito at kalaunan, isa ito sa mga paboritong bonding namin sa isa't isa. Sa dalas naming magkasama, mula sa bahay at maging sa paaralan, nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Tulad ng musika, klase ng nobela, artista o ang maging mga programa sa telebisyon at pelikula. Lahat ng ito halos pareho kami ng opinyon. Noong unang araw ng aming pasukan, meron siyang ginawa na ikinabigla ko at hinding-hindi ko makakalimutan. Iyon ay ang nung ipinakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan sa eskwelahan bilang kanyang pinsan o malayong kamag-anak. Sila ang mga kaibigan ko at ito nga pala si Lourdes, pinsan ko. Sambit niya, biglang nanlaki ang mga mata ko at nakita niya ang aking ekspresyon. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisil ng bahagya at tumingin sa akin at tumaas ang kanyang dalawang kilay na sumisenyas na sang-ayunan ko ang kanyang sinabi. Kaya naman sinunod ko ang kanyang nais at tumango sa kanyang mga kaibigan. Matapos ang pangyayaring iyon, nung dalawa na lamang kami, tinanong ko siya kung bakit niya iyon nagawa at sumagot siya na kaya niya iyon ginawa ay sa kadahilan ng makakatulong na maiwasan na ako ay kutsain ng ibang mag-aaral doon sapagkat ako ay anak ng isang kasambahay. Sa isang pribadong paaralan, ang isang katulad ko ay maaaring pagsimulan o maging tampulan ng tukso. Sa aksyon niyang iyon, mas lalo ko siyang hinangaan. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil tumagos sa aking puso ang sinabi niya. Kaya magmula noon, mas daig pa sa isang kaibigan at amo ang turing ko sa kanya. Para sa akin, para na kaming magkapatid, maliban lamang sa hindi kami magkadugo. Sa perang baong bigay ni nanay sa akin, ako ay palaging nagtatabi upang ako ay makaipo ng pambili ng regalo para sa kaarawan ni Naomi. Isa itong nobela na may kamahalan sa isang estudyanteng tulad ko. Kaya naman ang kaunti kong naipon ay dinagdaga ng aking ina upang maibigay namin sa kanya ang regalong nais kong ibigay sa kanya. Ang makita siyang nakangiti noong oras na masilayan niya ang nasabing libro. Ako ay labis na napanatag dahil nagustuhan niya ang regalo namin ni nanay sa kanya. Bagamat batid kong hindi namin mapapantayan ang halaga ng mga naitulong nila sa amin, kaya naman labis naming ipinapakita ng madalas ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagkilos at pagsabi ng salamat. Sa paglipas ng panahon, maayos at maganda ang aming pamumuhay. Subalit, nung kami ay nagtapos ng elementarya, ang pamilya ni Naomi ay dumanas ng matinding pagsubok. Ang negosyo ng kanyang ama ay nalugi at sa isang iglap, ang kanilang bahay, sasakyan at ang lahat ng kanilang ari-arian ay nawala na parang bula. At dahil sa bumaliktad ang kanilang mundo, hindi na nila kakayanin pa na kumuha ng kasambahay. Nabawasan ang nabawasan ang kanilang empleyado at kasama na si nanay doon. Masakit para sa akin ang maghiwalay kami. Pero kahit hindi man namin nais na magkawalay, wala kaming magagawa at dito din naputol ang aming ugnayan. Bago kami magpaalam sa isa't isa,
Halos ilang oras kaming nag-iiyakan at nagpalitan kami ng panyo na may burda ng aming mga palayaw. Ibinigay ni Naomi ang kanyang panyo na may burda ng pangalan niya at ganoon din ako sa kanya. Sa 5 taon naming magkasama, labis ako nagpapasalamat sa pamilya ni Naomi at sa Panginoon dahil nabigyan kami ni Nanay ng maayos na buhay at mababait na amo. Nung gabing kami ay bago maghiwalay, ibinigay din niya sa akin ang paborito niyang libro. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapaluhang muli, lalo na nung nagsimula siyang magsalita ng, "Kahit saan ako magpunta, hinding-hindi kita makakalimutan, Lourdes." Ako din, hinding-hindi din kita makakalimutan, Naomi, ang matalikong kaibigan. Sambit ko at sabay kaming nagyakapan ng mahigpit na parehong tumatangis. Nagdesisyon si Nanay na subukan ang aming kapalaran sa Maynila. Sumakay kami ng bus na may biyahe na halos 13 oras. At habang ako ay nakaupo na nakatanaw sa bintana, ang naglalaro sa isipan ko ay ang labis kong mamimiss ang matalikong kaibigan. Ano kaya ang magiging buhay namin sa Maynila? Paano ang bagong paaralan? Ang bagong kapaligiran? Ang bagong kaeskwela? At maraming bago na hindi ko mabilang, na hindi ko maiwasan na mag-alala. Sa Maynila, nakahanap si Nanay ng mapapasukan na pwede siyang mag-stay out na kasambahay. At sa tuwing Lingguhan naman, siya ay nagtatrabaho sa isang karinderya na halos hindi ko na siya makita sa buong araw kundi sa oras lamang ng pagtulog. Sa pagsasakripisyo at pagkakandakuba ni Nanay para lamang makapag-aral ako, hindi ko din ito binaliwala. Sapagkat batid kong tanging edukasyon lamang ang magbibigay daan upang makaranas ng ginhawa sa buhay ang aking ina. Sa mga araw na lumilipas, lalo na kapag ako lamang mag-isa sa bahay na kumakain, palaging sumasagi sa isipan ko kung kamusta na kaya ang aking kaibigan, kung ayos lang ba siya, o kung nakabangon na silang muli, at higit sa lahat, kung nakangiting muli ang aking kaibigan. Batid ko ang labis na kalungkutan sa mga mata ni Naomi na hindi ko mailarawan gamit ang salita nung araw na kami ay naghiwalay. Sa kabila ng aking pangungulila sa kanya, isa din siya sa mga taong inspirasyon ko sa buhay. Na ilang beses kong pinaulit-ulit sa aking isipan ang kanyang sinabi sa akin na, "Lourdes, kailangan mo magtapos ha, kahit anong pagsubok at iyak kong magkikita din tayo sa hinaharap. Pareho nating abutin ang ating mga pangarap." "Oo, Naomi," sisikapin ko, "at sana ikaw din, at alam kong malalampasan mo din ito," sagot ko sa kanya. Dahil nais kong hindi mapahiya sa aking kaibigan at tuparin ang pangakong ito, hindi lamang para sa sarili ko, pati na rin sa nanay ko. Sinisikap kong mapanatili ng mataas ang aking grado na makakatulong sa pag-apply ko ng scholarship para sa aking kolehiyo. At ang lahat ng ito ay nagbunga nang malaman ko na isa ako sa napasama na nagawara ng isang scholarship sa isang pampublikong universidad. At syempre, hindi din ito magiging posible kung hindi sa mga sakripisyo ni Nanay. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha nung malaman naming pareho na ako ay makakapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. "Nay, kunting tiis na lang po. Maraming salamat po sa inyo," sambit ko. "Oo nga anak," sagot niya sa akin ng nakangiti. Nung dumating ang araw ng linggong iyon, nagtungo kami ni Nanay sa simbahan sa Quiapo para magpasalamat. Ang napili kong kurso ay accounting. Naisip ko kasi na marami ang tsansa na makahanap ako ng trabaho sa larangang ito. Nakakuha din ako ng isang part-time na isang kahera sa isang katamtamang laki ng pamilihan malapit sa palengke na aming tinitirhan. Na nakatulong ito upang hindi na ako humingi ng pambaon sa aking ina.
hindi ko na namalaya na mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang araw ng pagtatapos ko sa kolehiyo, ang pagmarcha ko sa entablado, ang pagsuot ng itim na toga ay labis na nagbigay ng ngiti sa aking labi at higit sa lahat sa aking ina. Narinig ko siyang napahiyaw nung tinawag ang pangalan ko sa entablado. Hindi ko mapigilang maging proud dahil sa kabila ng hirap at estado namin sa buhay na hindi naging hadlang ang kahirapan para makatapos ng pag-aaral. Ang tanging sandata lamang ay determinasyon, pagsisipag, pagtsatsaga at pagpupunsigi na makamtan ang lahat ng ito. Noong oras na makapasa ako sa pagsusulit at naging lisensyadong accountant, nakapasok ako sa malaki at magandang kumpanya. Hindi mawala ang ngiti sa aking mukha noong oras na matanggap ako sa kumpanyang iyon. Sa isip ko, heto na, matutupad ko na ang buhay na gusto ko para kay nanay. Sa unang taon ko sa kumpanyang iyon, nakalipat kami sa mas magandang tirahan. Nakayanan ko na lumipat kami sa isang one-bedroom condo na malapit sa pinapasukan ko. Bukod sa madali akong makakauwi kapag may emergency si nanay, hindi rin ako matatagalan sa biyahe at malilate sa pagpasok. Hindi lang iyan, pinatigil ko na din na magtrabaho si nanay para kahit na malakas pa siya, magagawa na niya ang mga nais niyang gawin, gaya ng pamamasyal, mag-stroll sa mall na hindi na window shopping ang kanyang gagawin, na kahit papaano, na ibibili ko na din siya ng kanyang nais na gamit na hindi niya mabili noon. At makalipas ang halos 5 taon, nakaipon at nakabili ako ng isang unit ng townhouse para sa amin ni nanay. Meron doon na maliit na bakura na maaari siyang magtanim-tanim kahit mga herbs o madaling gulay na palaguin. Salamat, Tanaka. Wika niya sa akin nung unang gabi na lumipat kami sa tahanang iyon. Nay, kulang pa nga po ito eh. Maikli kong sagot. Anak, sobra-sobra na ito. Kontento na ako sa buhay natin, sa buhay na narating mo, sa buhay na isinukli mo sa akin. Naluluha niyang sambit. At isa pa, anak, tumatakbo ang oras at ako ay tumatanda na. Napapanahon na para sarili mo naman ang asikasuhin mo. At ang nais ko para sa iyo, anak, ay ang masaksihan ko na may makakasama ka habang buhay. Tsaka gusto ko na din mahawakan sana ang apo ko, dagdag niya. Inabot man ang mga taon, nakilala ko din sa wakas ang unang nobyo ko hanggang sa siya na din ang napangasawa ko. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng reto ng isa kong kaibigan sa trabaho. Nagkita kami noon sa isang sinihan na kung saan kasama ko din ang kaibigan ko sa trabaho, lalo na hindi ko kilala ang nasabing lalaking iyon. Tila ba love at first sight para sa akin nung unang beses ko siyang nakita. Ipinakilala niya sa akin si Brian. Isang architect na kaklase ng kaibigan ko sa kolehiyo noon sa ilang mga asignatura. At matapos naming manood, nagpalitan kami ni Brian ng numero at nagsimulang maging textmate. Inimbitahan niya ako sa isang date at syempre, hindi ko ito tinanggihan dahil nagkaroon na ako agad ng crush sa kanya. Hindi ko mapigilang kiligin nung makatanggap ako ng text mula sa kanya. Ipinalangin ko din na sana maganda ang resulta sa unang date naming iyon. At tila ba pinakinggan ng Panginoon dahil nagtapos ang araw ng date namin, alam ko na masusundan pa ito ng maraming beses. Dahil bukod sa kwela at napapatawa niya ako, nadiskubre din naming dalawa na pareho kami ng mga hilig sa mga bagay-bagay. Gaya ng musika, pelikula, pagkain, ang kanyang pagpapahalaga sa mga magulang at higit sa lahat, natuklasan ko na magkababayan kami, na pareho kami ng lugar ng probinsyang kung saan kami ay nagkaisip at ipinanganak. Kahit na noon siya ay naliligaw, ipinakilala ko na din siya kaagad kay nanay at maging siya nagustuhan si Brian para sa akin. Ang aming relasyon ay may pahintulot at basbas ni nanay
Kaya naman sa tingin ko, isa na din ito sa dahilan kung bakit mas lalo pang umusbong ang aming pagmamahalan bilang magkasintahan. At kalaunan, nung inaya niya akong magpakasal, parehong mga magulang namin ang walang tutol at madali naming naiplano at naisakatuparan ang aming kasal. Matapos naming ikinasal, pansamantala muna kaming tumira sa bahay na naipundar ko noong dalaga pa ako, bago kami tuluyang lumipat sa lugar na malapit sa bayan ng aming probinsya. Kinailangan naming lumipat sa kadahilanan ang kanyang ina ay may sakit at nais nito na ang kanilang mga anak ay malapit sa kanya at araw-araw niyang makasama hanggang sa pinapayagan pa siya ng panahon. Ang mister ko din at ang kanyang kapatid ang namamahala sa negosyo ng kanyang ama na isang construction company na ang kanilang propesyon ay bagay na bagay dito, isang inhenyero at arkitekto. Bumagay din ang propesyon ko sa kanilang kumpanya na ang tungkulin ay ang pamamahala hingil sa lahat ng kanilang financial transaction ng kumpanya, mga talang resibo, kita, pasahod, pati ang mga tala sa pagbabayad ng tamang buwis. Halos kalahating dekada na kaming nagsasama bilang mag-asawa, dito pa lang kami nagdesisyon na bumuo ng pamilya. At ang aking edad ay lampas na ng 30. Hindi naging madali para sa akin o sa aking katawan ang magbuntis. Sa aming unang pagsubok, ako ay nakunan at gayon din sa pangalawa. Kaya naman dito na kami nagdesisyon na humingi ng payo o tulong sa doktor. At dahil meron sa aking problema, kinakailangan kong sumailalim sa fertility treatment. Ang bawat turok sa aking tiyan para maging matagumpay lamang ang aking pagbubuntis ay labis mang sakit. Pero lahat ng ito ay sulit nung oras na malaman kong ako ay nagdadalang tao. Kinakailangan ko din na hindi mapagod at palaging maganda ang kondisyon ng katawan. Kaya naman dito nagdesisyon ang aking mister na kumuha ng makakatulong ko sa bahay. Kahit na tinutulan ko ito dahil kaya ko naman ang mga gawain at nariyan naman si nanay upang tulungan ako. Pero ang sabi ng mister ko, huwag ko na siyang kontrahin dahil nais o sabik siyang maging ama. Kaya para sa aming magiging anak, susundin ko na lamang ang kanyang nais. Magdadalawang buwang buntis ako noon nung sinabi sa akin ni Brian na nakahanap siya ng kasambahay. Araw iyon ng Martes ng hapon, dumating ang aking mister kasama ang bago naming kasambahay. Subalit, nung oras na makita ko ang babaeng iyon mula sa pagbaba ng sasakyan, hindi ko na napigilang maluha at nagulat. Ang babaeng napiling kasambahay ni Brian ay walang iba kundi si Naomi. Mahaba ang buhok, payat ang mukha at ang katawan, at halatang halata mo sa kanya na hindi bumalik ang suwerte sa kanilang pamilya. Agad ko siyang niyaka pero tila ba siya ay nagulat at hindi alam ang nangyayari, na tila ako ay kanyang nakalimutan. Naomi, ako ito, si Lourdes. Wika ko habang yakap ko siya. At matapos kong sabihin iyon, dito ko palang naramdaman na niyakap niya din ako pabalik. At naramdamang basa ang damit sa aking balikat dahil siya ay umiiyak na rin. Lourdes, pero paano? Hindi ako makapaniwala. Sambit niya ng humihikbi na nung mga sandaling iyon, pati si nanay ay napayakap sa aming dalawa. Kita ko ang pagtataka sa mukha ng mister ko marahil maging siya. Hindi niya inaakala na si Naomi na parehong babae sa mga kwento ko sa kanya noon ay iisa na kasambahay na nakuha niya. Natuklasan niya ang tungkol kay Naomi mula sa rekomendasyon ng isa niyang katrabaho sa kumpanya nung mabanggit niya na kinailangan niya ng isang kasambahay. Pero ang pangalang ginamit ni Naomi ay ang kanyang palayaw. Kaya marahil hindi niya ito napagtanto. Sa tagal ng panahon, hindi ko inaakala na sa ganitong sitwasyon ko makikita ang aking kaibigan. At hindi ko rin inaakala na hindi na din bumalik sa dati ang kanilang buhay. Ayon sa kwento ni Naomi, nung naghiwalay kami,
Magmula noong nalugi ang negosyo ng kanyang ama at nawala ang ari-arian. Hindi pa doon nagtatapos ang kanilang suliranin sapagkat hindi lamang nalugi, marami din palang pinagkakautangan ang kanyang ama. Magmula noong umalis sila sa malaking bahay, ang tanging ginagawa ng kanyang buong pamilya ay magtago ng magtago at palipat-lipat ng tahanan. Sinubukan naman daw ng kanyang ama na magtrabahong muli at namasukan pa ito sa konstruksyon o iba pang mano-manong trabaho, subalit mas lalo lamang itong nagpalala sa depresyon ng kanyang ama. Ang makita silang asin na lamang ang ulam hanggang sa humantong na wala na silang makain. Sinubukan din nilang lumapit sa mga kamag-anak ngunit maging ito, tinalikuran sila. Ang kanyang ama, imbes na itoon ang sarili upang subukang tumayo, pero mas pinili pa nitong wakasan ang kanyang buhay. Isang araw pagdating daw ni Naomi sa kanilang inuupahan mula sa paaralan sa sekundarya, nakita niya ang kanyang ama na nakalambitin sa may kusina at wala ng buhay. Nung nawala ang kanyang ama, naiwan din sa kanila ang mga bayaring utang nito. Kaya naman silang dalawa ng kanyang ina ay napilitang saluhin ito. Hindi na siya nagdalawang isip na magpatuloy pa sa pag-aaral at kahit wala pa sa wasto ang kanyang edad, siya ay nagsimula ng maghanap buhay na masukan bilang tagahugas ng mga plato sa mga kainan, janitress, mananahi sa pabrika at iba pa na lahat ng trabaho na kaya niyang pasukan, matulungan lamang niya ang kanyang ina sa mga bayarin. Mas lalo siyang napahagulgol nung ikinuwento niya sa amin ang parte na nung nagkasakit ang kanyang ina, na ilang beses siyang lumuhod at nagmakaawa sa mga empleyado ng ospital, mga doktor, para lamang tanggapin ang kanyang inang may sakit. Ngunit dahil walang pambayad, maraming ospital na tinanggihan sila. Ang malas sa kanilang buhay ay tila ba hindi pa nagtatapos. Lalo na nung naging mahina ang katawan ng kanyang ina dahil sa sakit na hindi niya mabigyan man lang ng gamot o maipagamot ito hanggang sa tuluyan na din siyang lumisan. Nung nawala si Mama, nais ko na din siyang sundan. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, ang imahe ni Papa noong araw na iyon ay bumabalik sa aking isipan na tila ba sinasabi sa akin na huwag ko itong tularan. Kaya naman naisipan kong magpatuloy hanggang sa malagutan na lang ako ng hininga dahil ang mahalaga ay sinubukan ko pa din at hindi sumuko sapagkat kung sumuko din ako, hindi ko masasaksihan ang araw na ito na magkikita tayong muli, Lourdes. Sambit niya habang pinupunasan ang kanyang luha. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka na nag-iisa at patawarin mo ako dahil hindi kita kaagad hinanap. Dahil akala ko, wika ko pero hindi ko na kayang ituloy at niyakap siyang muli. Simula nung araw na iyon, natagpuan kong muli ang matalik kong kaibigan. Nagpapasalamat ako dahil pinagtagpo kaming muli at mabibigyan na ako ng pagkakataon na masuklian ang kanilang ginawa nila sa amin noon. Si Naomi ay nagbalik eskwela. Madali siyang nakapasa sa pagsusulit na accreditation and equivalent test sa mga mag-aaral na walang diploma ng sekundarya para sa mga nais magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa aming pagkikitang muling iyon, mawawakasan na ang kanyang paghihirap na ang maipagpatuloy niya ang kanyang edukasyon at magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa isang magandang kumpanya ay nagbigay gana at pag-asa kay Naomi. Ang kanyang pagdating ay tila ba isang basbas mula sa itaas dahil naging matagumpay din ang aking pagbubuntis at nagsilang ng malusog na baby girl. Tila ba wala na akong hihilingin pa dahil kumpleto na ang aking pamilya, kasama ang aking asawa, anak, ina at ang aking kapatid na babae na si Naomi. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts.
Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe, everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Beth Tuason, Eugenia De La Rea, Kay Hendrick,